Hi guys, it's a guy Dilim here from MLM BasicsTV, making life meaningful. So today let's talk about a very important topic. So gaano ba siya kaimportante? Because napakahalaga. Okay, so guys, napakahalagang malaman mo yung impormasyon na bibitawan ko right now sa'yo. Lalo-lalo na kapag nagbi-business ka or kakasimula mo pa lang or gusto mong umangat din yung negosyo mong network marketing. Okay? So, I think hindi lang to para sa network marketing. It can be applied also or it can be applied also kahit sa traditional business. Ayan. So, our main topic for today is more on how to know that you are really involved in your network marketing business or how to measure na talagang may ginagawa ka. Okay? Na talagang tinatrabaho mo yung negosyo mo. So, yan yung pinaka-main topic natin right now. Guys, marami ha. Maraming hindi pa talaga informed sa network marketing na to. And kapag tinanong mo sila kung bakit sila nag-quit, because they quit after a month, after 3 months, after less than 1 year, they quit. Pag tinanong mo, ba't ka nag-quit? Ang sagot, kadalasan, ganito. Because hindi ako kumita. It doesn't end there. Okay? Yung sagot na yon hindi natatapos doon. We can always do a follow-up questions such as, bakit hindi ka kumita? Okay, may ginawa ka ba? Hindi mo pwede sabihin kasi scam si network marketing. Guys, network marketing itself is not a scam. Okay? Yes, merong mga kumpanyang scam. Any industry, may mga scam talaga. Okay? For example, sabihin na lang natin, insurance company. May mga insurance din talaga na scam. Okay? But the insurance itself is not a scam. Same with network marketing. Because network marketing is just a system of moving products. Okay? Now, yes, punta tayo sa main topic natin. But for now, I have to open up this one. Kasi automatic sinasabi na kapag yung kumpanya meron siyang produkto, hindi mo siya makukonsider as scam. I beg to disagree. Okay? It doesn't mean na meron ka ng yung kumpanya mo merong products hindi mo consider as scam. It's possible. Okay? Take note with this one ha. Paano mo malalaman na yung isang kumpanya na may produkto ay scam company yon? You have to understand this one. Ba't ba nag-i-exist yung company na yan? Ano ba yung binibenta? Is it really the products? Or baka props lang yung produkto na yan? Para hindi siya matawag na scam. At para makakuha ng registration sa SEC or makakuha ng business permit. Kasi kung wala kang products, considered scam, automatic. Okay? Pero ang dami ha, sa Pilipinas, ha, ang daming network marketing company na walang solido, walang quality products, they are existing. Ang nangyayari, ang pinaka-products nila ay hindi yung visible products, let's say supplements. Hindi talaga yung supplements ang pinaka-main product nila. Ang pinaka-main product is yung kitaan mismo. Ang ibinibenta, yung compensation plan. With that, it's a red flag. Kaya maging maingat ha, kasi ngayon pandemic, okay? Our mind, sometimes takot, pero most of the time, we are looking for an opportunity. Yan. So, ang dami dyan, nag-offer. Network marketing ko, no? Pero kung titingnan mo, is they are not really a true network marketing company. Kasi ang ibinibenta, hindi yung visible products, hindi talaga yung products, but ang pinaka-products nila is yung kitaan. Na kapag sumali ka, kikita ka. Kapag nag-recruit ka, kikita ka. Okay? So, it's a Ponzi scheme na nag-dress or nagbalat kayo as a true network marketing company. Ayan. So, guys, so if ever you are planning to join or to start a network marketing business, yes, I mean it. It's really a business. I have prepared a short video na pwede mong
panoorin, ay ilagay ko 'yan, yung link niya sa description ng video na 'to, para at least mapanood mo. Okay, that network marketing is a business, a big business. Now, balikan natin yung topic natin para hindi tayo mapatagal. Balikan natin. So, how to know that you are really involved or ginagawa mo yung business mo? Paano? I talked to one of my associate. Ito, gusto naming lumaki yung income niya kasi nasa $200 per month lang siya. And we are planning to really level up this year. Okay, starting this year. So, tinanong ko siya during our mentoring session. Sabi ko sa kanya, how to know that you are involved in your job? Paano mo sasabi na tinatrabaho mo yung trabaho mo? Ang sagot, una, sabi niya, nagre-report ako or I'm submitting a report doon sa boss ko or doon sa kumpanya about sa trabaho ko. Okay? Another, I monitor my people kasi isa siyang supervisor. So, I monitor my people. And also, I report to Unilever. Okay? Unilever is one of their clients. Yan. So, I report to Unilever. I give updates yan sa Unilever. In short, masasabi mo na ginagawa mo yung trabaho mo if you are really doing the job description na meron ka. Pag hindi mo ginawa yung job description na yon, for how many days, it's possible na mawawala yung trabaho mo. Okay? Papalitan ka. Ora mismo. Now, I discuss that so that marelate mo sa negosyo mong sinisimulan right now. Or negosyo mong gustong palakihin. Okay? It's either network marketing or not. This is very applicable. So, paano mo malalaman? Paano natin mami-measure? Diba? Tatawagan ka ngayon. O ano? Tatawagan ka ng coach mo. Kumusta yung negosyo mo today? Pag sinabi mong okay, how do we measure na okay? Paano mo siya iba-back up na okay? Pag sinabi mo naman hindi okay, how do we measure it na hindi siya okay? Ayan. So, yan yung pag-uusapan natin, di ba sabi mo kanina? So, ito na. Ito na. Pwede tayong matagalan. So, dapat meron kang non-negotiable task every day related to your business goals or related to your business. Okay? Meron kang non-negotiable task. So, ngayon, nasa sayo na kung ano yon, but for me, I will recommend. Ito kasi yung nire-recommend ko sa mga bago ko or sa mga nasisimula sa negosyo. Apat. Okay? So, number one, dapat nagre-retail ka. Nagbebenta. Okay? Hindi ko naman sinasabi na forever ka magbebenta. Okay? Hindi forever. But, you have to know how to sell. You have to dispose your products. Lalo na, you are building it. If you don't sell your products, possible, during the building stage of your business, mawawala ka. Mag-close. Okay? So, dapat nag-retail ka. And then, how to measure it? Ilang products ba ang nire-retail mo every week? Dalawa, tatlo, isa. So, depende sa'yo. Okay? And you don't quit because you don't know how to sell. It's a valid reason, but it's a cheap reason. Because everything can be learned. Yeah? Okay? So, number two. Yan, para ma-measure natin na ginagawa mo yung business mo. Number two. Follow up and connect. Follow up. May pina-follow up ka ba? Yung mga in-invite mo nung manakaraan, yung mga customers mo, pinapalo mo ba sila? How do they feel about using the products? Diba? So, ilan yung pina-follow up mo per day dapat para ma-measure natin? And the connect, ilan yung bago na kinukonnect mo? Ibig sabihin, kinukontak mo. Okay? Ayan. So, number three, to measure, para malaman natin na ginagawa mo yung negosyo mo, is yung approach or invite.
ilan dapat yung ini-invite mo. Yes, we invite. We recruit. Okay? We recruit because that's how the business works. Any businesses, if you don't recruit, if you don't leverage your effort and time, hindi siya matatawag na negosyo. Okay? So, we recruit, we approach. So, ilan dapat yung ina-approach mo per day to measure up na talagang ginagawa mo yung negosyo mo at hindi mo ginagawa. Para siyang gauge. Okay? So, talking about recruitment, hindi po masama yung mag-recruit, ano? Kasi, let's say, sabi, yung negosyo kasi, yung network marketing, ang advantage lang nito sa mga ibang business, meron ka ng sistema. The system is in place. Okay? May sistema. The leverage system, nandyan na. Kasi, let's say, mag-build ka ng negosyo mo, sabi na lang natin, milk tea. Yan. So, i-build mo yung isang branch. Pag okay na yung branch, mag-branch out ka na naman. That's the system to branch out para lalaki yung income. Okay? Sa network marketing, andyan na in place na yon. Let's say, I started a network marketing business. I-build ko sarili ko. Okay? Ngayon, kapag kumikita na ako or medyo okay na ako, alam ko na ang ginagawa ko, the skills, tutulong ako sa iba para siya rin yung magiging branch ko. But it doesn't mean na akong nauna, mas malaki kikitain ko. It's a performance base. Same with branches na meron ka sa milk tea. It doesn't mean na yung first branch, yun yung malaking kita. It's possible na mas malaking kita yung pangatlong branch mo. Performance base. Okay? Ayan. So, siningit ko lang yun when it comes sa recruitment. Ano? So, number 4. Ayan. Number 4 na dapat ginagawa mo. training. Yan, training. So, training is very important because sa training, dito ka nahahasa, nai-increase yung knowledge mo because the more you know, the more you will gonna love your business. Yung mindset, dito ka nakakuha ng right mindset and also dito ka nai-equip sa mga skills. Okay? That's why you have to attend training. So, ilang trainings in a week dapat mong ina-attend? Yan. Ilang trainings. So, some of my associates, 2, 3, yung mga busy talaga, at least may 2. Kasali na replay doon. Or YouTube videos. Okay? So, if ever medyo matagal ka na, skillful ka na, so dagdagan mo ng isa, dapat meron kang mini-mentoran. Yan. Meron kang mini-mentor, meron kang kino-coach. 2 or 3 in a week. So, that's how we measure na involved ka sa negosyo mo. And I suggest, dapat mayroon kang notebook. Ilalagbook mo yan. Okay? Para after a year, kapag nag-quit ka sa network marketing business mo, before you quit, tingnan mo kung may ginawa ka talaga. Okay? So, I think okay na tayo. Ayan, that's how we measure. That's how we know that we are doing the business. Let's say, pinaloob ka ng mentor mo or upline mo. O, kumusta? Kumusta yung negosyo mo? Okay, mentor. Bakit siya okay? Kasi, this week, I sold at least 3 products. And also, meron akong kinonek, pinaloob na mga 10 this week. And then, meron akong na-approach na 10. And then, 3 of them nagpa-present. Yan. And then, I have attended training. And ito yung mga na-learn ko. Diba? Nami-measure natin na talagang ginagawa mo yung negosyo mo. O, kumusta? Ginawa ba negosyo mo? O, kumusta yung business mo? Hindi siya okay mentor, hindi siya okay upline because wala akong na-approach, wala akong na-connect, wala akong na-benta. That's how we know, that's how we measure na may ginagawa ka sa negosyo mo. Okay? So, thank you so much. And kung may nakukuha kang value sa ating training, please like the video and also subscribe to my channel. See you again sa susunod na mga video training natin. God bless, guys. Bye-bye.